mo gawasta. Allowed money amo na lumabas daw ako if there is something that I want to buy kasi layoff ko bukas. So alam niya na pagluluto ko siya bago ako mag-day off. So, siya mismo ang sabi na pwede daw akong lumabas. Buy something. Pwede. Labas tayo! Ting, eh, kung saan nakarating. Pinalabas nga lang para makabili ng pagkain. Pero kung saan, saan ka na naman nakarating, Lola Jen? So, alam niyo na yan kung saan yan, no? Ah, diba? May pa-viewing-viewing pa yung nalalaman. Uy, saan ka pupunta? Uy, kalayo na ba, ana? Tinapay at itlog lang yung bibilhin mo. Pero wala din kasi akong pagkain, kaya pumunta na din ako dyan kasi mas mura-mura din naman dyan. Kung dyan ako bibili ng pagkain ko sa taas ng worldwide doon sa mga Pinoy product. So, ayan, paakyat na nga ako. Nagmamadali din ako kasi minsan si Amo bumabalik talaga yan. Hindi siya accurate magsabi na hindi siya pupunta, hindi siya uuwi ng dinner, pero maya-maya nandiyan na yan siya. Pag ayaw niya yung pagkain doon sa pupuntahan niya, uuwi yan siya bigla. So ito nga pala ang Worldwide Plaza sa mga hindi nakakaalam. Ito po ay parang isang malaking baklaran o yung ano yan sa ano sa Manila. Yan, dyan nabibili lahat. Ito'y bagsakan ng mga Philippine product, yung mga biscuit. Basta lahat ng, yan, nakikita nyo yan, pati yung mga Spanish bread, mga malunggay pandesal, mga tuyo. Yan, dyan po, dyan po kami namimili. Nakakabili. Tsaka, may store talaga dito na bababa talaga yung presyo niya. Kaya, dyan ako bibili kapag sahod ko, tas mamimili ako ng aking, ano, ng aking konsumo. So, wala na lang tong edit, ay, kay, masyado naman konti lang yung aking, ano, panoorin nyo po, ay, grabe man kayo. Yan nga sila o nanood sa akin o na video-video, alam nila na i-upload ko. So this is a one-stop shop mall, parang ganun ba? Lahat ng needs mo, lahat ng gusto mo, cellphone, whatsoever, mga damit, mga fashion dress, foods. Ito nga pala yung store na pinupuntahan ko lagi kasi talagang iba yung presyo niya, malaki masisave mo pag dito ka mamili. So yan, may mga pagkain silang Pinoy na yung mga dinakdakan, mga bupis, tapos may set na din yan siya. So meron siyang $30, $40, depende sa dami ng pagkain na inilagay. Madiskarte talaga yung mga Pinoy din dito. So may mga nagsusupply dyan sa kanilang iba resident, yung iba naman nagsa-sideline lang. So may pera talaga dito pag masipag ka. Ako din dati nagluluto din ako, tapos dinadala ko sa mga kaibigan ko. Tapos nagchichipin-chipin kami, ganun lang. Kung may tiyaga, may nilag. So yun nga pala na ano, nahapit ng aking mata yung Red Horse. Alam ko kasi, dyan lang ako may tama. So una ko munang hinanap yung collagen na conditioner. Naghanap din ako ng collagen na lotion pero alam nyo ang mahal niya. Tatry ko lang kasi mahal ko din naman sarili ko eh. Jarot! So tingin niyo, yan siya yun, collagen. Basta pag matanda na daw, ay ang sakit naman yung matanda ay. Basta pag may edad-edad na daw, dapat daw talaga yung hanapin natin yung magamit is may collagen. So, I'm used to it using collagen conditioner, collagen lotion, collagen shampoo, and I'm a collagen. Wala, nonsense yun kayo no? So this is it, what it is. Ito talaga yung pinakang pakay ko dito, yung paksiyo. Ewan ko ba, hindi man ako nagsawa eh. Basta, gusto ko talaga yung isda, paksiyo. Kahit konti, kahit sa bowl lang, basta paksiyo. Ang dami ko nang nanaubos na kanin dito, yata ako na naba ina-addict ako sa paksiyo-paksiyo niya. Mula nang nag-ano ako, nag-food allowance ako, talagang hindi ko na makontrol yung sarili ko sa kain. Kasi hindi na ako nahihiyang kumain because sarili ko ng pera yung ginagastos ko eh, hindi sa amo. Dati nagtitipid ako ng kain. So yan, dalawang lata lang yung kinuha ko, sinag-budgeters tayo, no? Pero yung isang lata na yan, dalawang beses ko na yan siya kakainin. So yung isang lata, dalawang beses. Tapos yung kakain ako, 2 cups. So, mag 4 cups na yung isang lata. Grabe yun, ha? Dito, mabibili ko lang siya ng 8.50. Pero pag dun sa baba, 10. Tapos pag dito naman sa malapit sa amin is 12. O, diba? Ang laki ng masisave ko. O, mamilitin ako sa anong mamasahi ako dyan sa masama. Magkasi yung words na masahi, eh. Basta yun na. So, yan. Nagpili-pili sana ako ng food ko. Pero hindi ko talaga fail yung food na. Pag hindi ko kilala ba yung nagluto ba? Kahit gaano ko yung kasarap sa tingin ko, hindi naman sa maarte ako, no? Pero parang ganun na nga. Bahala mang walang lasa yung pagkain, basta alam ko kung sino nagluto ba. Pero pag di man talaga ako nagluto or hindi ko kilala nagluto, magluda man talaga ako eh na baka ba mag-iba yung panchan ko ba. So yun nga, nakabalik na ako dito. Ito na, papunta na ako dun sa mismong, yun talaga yung sadya ko kung bakit ako lumabas. Pumunta-punta pa ako dun sa malayo kasi dun ko mabibili yung food ko. Tapos yun, nagdala ako ng aking konting pera, nabudol pa ako. So dito yan nga pala, no, nag-celebrate na sila ng ano, araw ng mga patay na puso, ay ng mga ano pala, trick or treat. Nakakatuwa yung mga magulang, mas attire pa sila dun sa mga anak nila. Sabi mo, hindi ka na magpapabudol. Agoy, naan siya naman na, day. Budol man lagi gihapon. Ay, wala pa talaga.
Rupok ka talaga, oy. Nganga ka na naman. Naubos ng allowance mo dahil. Marupok.